Abay, first time ba natin to? Ay, first time yata natin na mag-guest na talagang, ano, grupo. Ano po, Gi? Kung merong TBJ, meron ding DVJ. Wow! DVJ? Oo, they're in the house. Bakit house? Bakit house? Kasi JDV rin sila. Wow! In the house! Kalay mo, mama? Oo, ayan. Ang ganda nun, ha? Okay, mga kaibigan, patagalin na pa natin. Kapasukin na. Kapasukin na natin. Narito po ang tatlo sa miyembro ng hinahangaan yung banda, mga kaibigan. Na nachichismis na rin. Wow! Alam mo ba kung sino ang unang senior na nachismis? Iling-iling na, nakatungo. And then, siyempre, nasa TV sila. Oh, sabi, yeah. Ano? Oh, yeah. Pero ako, fan ako nitong grupong ito. Ako rin. Pagdating sa music, napakagaling talaga. Mga kaibigan, narito na sila. JVD, Jay Durias, Vince Alaras, at Duncan Ramos. Jay, so bumati muna kayo isa-isa. Magbatihan kayong tatlo. Oh, ayan na. Okay. Sinyasan na. Dalawa na yung naging... members. Members, lead vocalist na nawala. Si Briggs at saka si Luke. Pwede mo bang i-compare yung dalawa? Meron bang mas magaling para sa'yo dun sa dalawa? Yung isang miyembro, Sige, pareha sila magagaling kumanta. Pero, siguro para sa akin, mas ano siguro yung isa, baga lamang yung isa dahil siya yung original singer ng South Border. Kaya siya yung kumbaga, yung mga pumapalit sa kanya na ikumpara. Ang pangalawang tanong ko, kung halimbawang kailangan kang magbalik ng isa sa kanila. Okay. Isa dun sa dalawa, sino ang ibabalik mo? Depende sa pangangailangan eh. Hindi, kailangan sumagot ka ng isa. Sumagot ka. Siguro mas maigi na kunin yung original. Original. Sino may original? Si Briggs. Ito yung pangatlo. Yung pangalawa, kung sino ang ibabalik mo. Okay. Ngayon na napili niya na si Briggs. Oo. Yung pangatlo, sino yung tatanggalin? Sino ngayon Kunyari lang, sino tatanggalin mo? Pwede ba ako nakaalis para sa kanila? Okay. Please. Sino ba? Basta kung sino yung ano dito, yung pinakapasaway. Yun pa agad ang next question. Sino ba ang pinakapasaway siya? Ayan. Nadulas ka na rin. Nadulas ka. Sila naman tanongin natin. Sige, palagay nila. Ikaw, Vince, sino sa tingin mo ang pinakapasaway sa grupo niya? Ako siguro. Ano ang say? Sa balbas lang, mukhang pasaway. Walang babae sa South Border? Yes. Okay. Wala. Mm-hmm. Wala lang babae, pero hindi tayo sigurado. Walang babaeng membro? Wala. Operada. Kung kukuha kayo ng babaeng singer, kailangan humingi. Pwede kayo iba-ibang choice. Vince, Duncan, okay. Sino ang kukunin nyo? Si Imelda Papin, si Claire de la Puente, o si Eva Eugenio. Ikaw muna, Jay. Sino ang kukunin mo membro ng South Border sa tatlo? Ako fan ako ng Carpenters eh, kaya si Claire de la Puente. Claire. Okay, Duncan? Claire de. Claire. Si Claire Dane. Ba? Claire Dane. Pasaway. Hindi si Claire Dane. Claire Dane. Ah, Claire Dane. Okay. Sino? Eva. Bakit si Eva? Naiba ka? Wala kasi siya yung pinakilala ko sa tatlo. Meron din kayo nakaraan, ha? Nakihintay na si Duncan. Tanungin natin. Main event. Duncan, alin dun sa mga yan ang totoo? Sa mga chismis na kumakalan? Patay ka. Kasi may... Ako hindi ko alam yan, ha? Eh, yung mga napanood ko merong... Napanood ko rin sa TV. Okay. May Rufa May. May Diana. Naliling kay Duncan. Yung iba, hindi ko pa alam. Anong... Alin doon ang ano? Duncan, pwede ka ba mag-comment?
Kilala ko sila lahat. Paano mo sila nakilala? Maliit lang naman yung mundo ng ano, diba? Ng showbiz, kaya... Sa gigs nyo ba? Ay, hindi. Ay, hindi. Sa labas. Sa labas? Pero friends mo sila. Huh? Friends mo silang dalawa. Yung si Rufa May tsaka si Diana. Friends mo yun? French. French. Nagte-text kayo? Si Diana dati, pero ngayon hindi. Hindi na? Ay, na. Bakit ka nga magte-text kung katabi mo na? Oo. Para ka naman loko nung tinetext kita. Ay, katabi mo na. Mahirap yun. Kung wala ang South Border, sino ang favorite yung banda? Nga man lalaro sa aking kaliwa, DJ Alvaro, at sa aking kanan, composer, singer, Batikan, yan! Mr. Ray Valera. Ito po ang I Write the Songs. Thank you, DJ. Mr. Ray Valera. Simple lang, alam nyo na naman siguro ang kung paano itong game. Punta na tayo sa round 1 para ma-feel nyo kaagad. Sige. Okay, DJ? Round 1, ang ibibigay namin sa inyo ay lyrics ng awitin na lilikhain nyo. Bahala na kayong magbigay ng tono at dating nung awitin. Anong gusto mong piliin, DJ? Yung nasa taas o yung nasa baba? Nasa taas. Nasa taas. Ito yung iko-compose mo, DJ, ha? Bakit mo ako iniwan? Ba't ako pinabayaan? Ba't umalis ka? Caregiver ko. Paano na ako wi-wi-wi nito? Bakit mo ako iniwan? Bakit ako pinabayaan? Bakit umalis ka? Caregiver ko. Paano na ako wi-wi-win nito? Tingnan naman natin. Wala nang choice, Mr. Valera. Ito na ang gagamitin mong awitin. Ang mahal ng kuryente, gasolina, mahal ng pagkain at kung ano-ano pa, gusto ko nang magpakamatay, pero ang mahal din pala ng lamay. Ang mahal ng kuryente, gasolina, mahal ng pagkain at kung ano-ano pa, gusto ko nang sanang magpakamatay, pero mahal din pala ang lamay. Okay. Round 2 na tayo, Ray and DJ. Dito naman sa round 2 ang ibibigay namin, title lamang. Title ng awitin. Bahala na kayong gumawa ng lyrics at melody. Unahin naman natin si Mr. Ray Valera. Okay. Okay. Ray, ang title ng iyong bagong hit song ay Mas Magaling Ako kay Rico Pino. Alalok pa noon, sikat na sikat si Rico Pino. Nagpauso siya ng pangit sa Pilipinas. Pero Chaniko Puno, magaling ako kaysa kay Rico Puno. Yun na lang yata yun. DJ, sa tingin mo ba yung mahirap? Yung kay Mr. Ray Valera? Paano? Ito na yung title ng awitin mo. Kasi sa kanya may pangalan din eh. Ah, may pangalan din yan? Para fair, eh, sa kanya may Rico Puno. Ano lang to? Game lang to, DJ. Babae ako, Miss Alec Bovic. Ang tipo ko ay lalaking maginoo.
pero medyo bastos. Babae ako. Babae ako, Alec Bovic. Yun, thank you very much. Okay, round 3 na tayo. Okay. Ray Valera and DJ Alvaro. Sa round 3, ang ibibigay namin ay medyo pahihirapin natin ng konti. Title ng awitin at style. Pahirapin pa natin ng konti. Okay. Ang title ng kay DJ Alvaro, Love ko ang kamote, di bali ng kabagin. Sana ang style eh medyo rap. At ang kay Mr. Ray Valera naman, kahit walang ulam, basta may extra rice. At ang style, rock. Love ko ang kamote, di bali ng kabagin. Style rap from DJ Alvaro. Paborito kong talaga ang kamote. Masarap ito kahit na walang kasama. Kahit na magpasabog ng lagim sa buong paligid. Deadman na, basta makakain lang ng kamote. 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 Love ko ang kamote. Ang kamote, di bali ng kabagi. Kamu ang kamote, kahit ako'y ututin. Maganda. Napaganda mo pa yung kantang yun. Kamote lang eh. Napaganda mo pa. Ray? Kahit walang ulam, basta may extra rice. Yun! Mr. Ray Valera! Kanta o puro ganyan? Kahit walang ulam, basta't may extra rice. Basta't may extra rice. Kahit walang ulam. Kahit walang ulam, basta't may extra rice. Basta't may extra rice. Kahit walang ulam. Ah! Oh! Ayan. Kita niyo naman, rock na rock. Spa sa ulo. Ganun talaga ang mga rock, ano eh. Nagahampas talaga sa ulo. Tingnan natin, alam niyo para sa akin eh, tabla kayo. Pareho kayong magaling, pero kailangan namang manalo. At ang ating winner para sa I Write the Songs ngayong gabi ay si Mr. Ray Valera. Maraming salamat, DJ Alvaro. Thank you very much. Yan po ang I Write the Song. At ang ating kasaysayan sa Manibela ay tatampukan ng mga paborito niyong mga magkaka-love teams sa tunay na buhay. Ipakikilala ko sila sa inyo ngayon isa-isa at sa kanilang gagampan ng papel sa Manibela. Unang-una po na magpupugay sa inyo sa papel na William. Ay William din po ang pangalan. Yan ay si William Martinez. At sa papel na Betty, narito po ang magandang may bahay ni William, si Yayo Aguila. At sa papel na Albert, mga kaibigan, narito po siya ang magandang lalaking si Lander Vera Perez. At sa papel na Diana, siyempre, hindi pwedeng iba dahil nga partner to. Narito po ang sexy, si Regine Tolentino. Sila po ay nagpapaw sa inyo at uumpisahan na natin ang ating Manibela. Magkatabing nag-aabang ng masasakyan sina William at Betty. Pero hindi mapakali si William. Patingin-tingin siya sa relo ni Betty. Kailangan na niyang umuwi ng bahay dahil wiwing-wiwi na si Betty. Napansin ni William ang kakaibang kilos ni Betty, kung kaya't napatawa to.
labas ang ngalangala sa katatawa ni Betty. Waring napikon si William kung kaya't naglabas ito ng baril at nag-declare ng hold. Kaya itinaas ni Betty ang dalawang paa ng hold-upper. Ng hold-upper. Umayos sila ng posisyon nang dumating sina Albert at Diana. Masaya silang kumakain ng pandesal. Inalok pa nila si William ng pandesal. Nanooy biglang warik. At tumirik ang mga mata habang nagkikisay si Albert. Nagtutili si Betty, pati na rin si William. At sa sobrang lakas ng tili, ay naisupo ni Diana ang isang buong pandesal. Gulat si William sa nakita. Kaya kinuha nito ang pandesal na hawak ni Albert at kinain. Pumagit na si Diana. Sinabi nitong huwag magpanik sapagkat talagang may sakit ang kanyang asawa. Huwag magpanik kasi may sakit ang asawa ko. Pero bigla rin nakikisay si William at napahinga habang nanguya ng pandesal. At sa sobrang kisay ay nailuwa nito ang pandesal sa pahat ni Betty. Tinitigan ni Betty ang iniluwang pandesal sa kanyang palad. Parang natatakam siya. Parang gusto niya itong kainin. Napansin yun ni William kung kaya't mabilis kong bumangon at lumapit para isimbong muli ang tinapay sa palad ni Betty. At biglang nagpera si Albert. Na ngayon natauhan na, bumangon ito ngunit parang may nag-iba sa kanya. Bigla siyang naging beauty queen. Napakaganda ni Albert. Ang mukha, ang katawan. Nagsayaw pa ito na parang agogo dancer. Isang agogo dancer na maiksi ang isang paa. Nagtinginan sina Betty at Diana. Hindi sila makapaniwala. Kung kaya't pinagsasapak nila ito, sinabunutan ang buho sa ilong. At pinagsusuntok ang kiligid. Pagod na pagod sina Betty at Diana. At sa sobrang pagod, ay nakaramdam ng sakit sa dibdib si Betty. Kaya hinawakan niya ang tiyan ni Diana. Nagtaka si Diana, kaya't gumanti siya. Hinawakan din niya ang tiyan ni Betty. Hinimas. At bigla siyang may naalala ang pandesal. Kinuha niya ito. Binigyan din niya ng pandesal si Betty. At sabay nilang isinub ang isang buong pandesal. At nagunahan sila makaubos. Nagunahan sila ubusin. At habang inuubos nila yan, mga kaibigan, ubus na ang oras natin. At dyan ang kumakas. Ang isa na namang kamanata. Salawahan! Salawahan! Ah, paliwanag yan. Uy, teka, salawahan? Bakit salawahan? Lokarete daw eh. And then, yun nga, maganda sa kanya. Ibig sabihin sa showbiz, pag lokarete ka, game ka. Oo. Parang si Lolit. Pero, oo.
Pero paimbestigahan din natin. Baka mamaya talagang may tama. Huwag ka, international na to. Of course. At least international sisa. Mm-hmm. Yeah. Iba ang ganda ng title niya. Galing na ng Hollywood dyan dahil nanalo siya doon sa isang channel. At tama'y pagmamalaki natin yan. Okay, mga kaibigan, wag na nating patagalin. At matagal na nga dumating. Kinakantay tayo. Oo. Tunaw na yung mga makeup na. Okay, maganda pa rin tayo. Mga kaibigan, narito po siya, Julia Clarete. Wow! Hi, Julia. Sit down. Sit down. Sabihin ko lang, alam mo, gumaganda si Julia habang tumatagal. Maganda na siya talaga. Well, paganda pa ng pagkakas. Tanungin natin mamaya, baka naman meron na siyang inspiration ngayon. Kaya, okay. Meron ba nagpapaganda sa'yo? Yung makeup ko. Wala. How's your love life? Bear. Bear? Ay, pumapatol ka lang sa bear. Wala talaga. Please explain. Well, unang-una, walang naniligaw na artista sa akin. So, pag nagtatrabaho ako, taping, mga ganun, wala. Lahat sila friends ko. And then, sa ano naman, sa labas naman ng showbiz, wala rin eh. Parang, yung iba nang niligaw, hindi artista? Merong naniligaw na hindi artista. Ilan? Ay, nagbilo ko sa sabi. Alam mo, prank ka itong babaeng to eh. Mga five? Yeah. Less than five. Dapat sasagutin ba? Five. Bakit? Ano ba ang hinahanap mo sa iyo? Oh, yeah. Actually, parang gusto niyo yata artista eh. Actually, hindi ko pa kasi natatry. Anong ibig mo sabihin hindi mo pa natatry? Hindi ko pa natatry na mag-boyfriend artista. Totoo, maganda to. Ikaw honest ka naman, di ba? Never ka pa nagka-jowang artista. Alam ko yun na yan. Parang alam ko. Ito ang tanong. Siguro naman may nangaligaw na sa'yong artista. Meron. Isa-isa hen. Kunti lang sila, si J.R. J.R. Blasted J.R. Dati pa to. J.R. Ano ba yan? J.R. Pinoy or film? Pinoy. Jose Rizal? Dati pa eh. Hindi ba marami kang kasamang lalaki sa Bulaga? Maraming. Wala bang nagpapahiwatig? Oo. Politiko, singer. Halimaw na naman yung tanong. Wala ba? Wala naman. Wala. Yung singer, hindi nag, ano? Napahiwatig. Bago yun, eh. Pero kayo, gusto mo nang mag-try? Nang artista? Siguro. Kung okay, bigyan ka ng pagkakataon, sinong, anong kasing artista ang gusto mo? Yung dramatic? Diretsuhin na natin. Ano gusto mo? Singer o politiko? Yan. Yeah. Mapabibigyan ka, bigaan. But ako gusto ko kasi mahilig din sa music kasi mahilig ako sa music. So, better artista! Hindi ba napunta ka ng Hollywood? Yes. Ano ang nangyari sa Hollywood na visit mo? Yung price mo? Bali kasi 4 days lang kami doon. So the first 2 days, pina-experience namin yung life ng struggling actor in LA. Kasi almost lahat po ng mga tao doon, mga waiter, mga bellboy, mga driver, mga ganun, kahit anong sales lady. Ano pala, mga actors din, aspiring actors. So, pina-experience namin. Chinekid kami sa motel, tapos pinatira kami sa bahay ng struggling actor, pinag-audition kami, pinagtrabaho kami ng mga odd jobs, pinag-ano ring sandwich boarding, ano, may placard na gano'n. Nag-advertise. Yes. Tapos pinaglinis ako ng bahay ng isang parang producer din or struggling actor, Dumi. Sino ang favorite actress mo sa Hollywood? Ay, gustong-gusto ko yun sina Julia Roberts, si Meg Ryan, and sina Glenn Close. Sharon Stone. Okay din yun siya. Okay sa'yo. Okay. 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 Ang unang naka-blank sa'yo. Magandang gabi
po sa inyong lahat. Sumasa inyo na naman ang manibela. Marami pong sumulat sa inyong lingkod at sa bahaging ito ng palatuntunan natin para i-feature natin ang iba't ibang mga hinahangaan nyo sa iba't ibang larangan. Napanood nyo na rito ang grupo nila Boots Anson Roa at mga magagaling at na mga artista. Sari-sari, subalit ngayong gabi ay pagbibigyan natin ang inyong kahilingan na i-feature naman natin ang inyong mga paboritong basketbolista. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, ang manibela ay papalitan natin ng manibola. Manibola, sapagkat i-feature po natin ang apat sa hinahangaan yung mga alamat ng basketball sa Pilipinas. At nais kong ipakilala isa-isa sa inyo, sila sa inyo, para magbigay-pugay sa inyo. Sila po'y disente-disente ngayong gabi na haharap sa inyo. Sila po'y bihis na bihis at makikita niyo po, mga kaibigan. Una po, ipakikilala ko sa papel na Robin, walang iba kundi si Freddy Webb. Makikita niyo, bihis na bihis. Okay. Narito naman sa papel na Timothy Philip Cesar. Sa papel na Toto, narito po si Tito Varela. At sa papel na Pendong, narito po si Jerry Codinera. O, kita nyo, sila po yung nagbaw sa inyo at sila yung e-exit uli para umpisahan na natin ang ating natatanging kasaysayan dito sa Manibola. Naglalaro sina Robin at Timothy ng Holen. Kanina pa nananalo si Robin, kaya masaya ito. Masayang masaya si Robin. Inaasar-asar pa niya si Timothy. Dumidila-dila pa ito. Dumidila-dila pa si Robin. Alam ni Timothy na dinadaya siya nito, kaya sinapak niya. Sinapak niya ang sarili sa inis. Ang tanga ko, sabi niya. Nagulat si Robin sa nakita, kaya napakamot na lang siya sa ulo ni Timothy. Awang-awa siya dito. Natuwa naman si Timothy. At sa to, sobrang tuwa ay hinalikan niya to. Sa tenga, sa tenga. Naghiwalay sila nang dumating sina Toto at Pendong na nag-aaway. Ayan, nag-aaway. Nag-aambaan sila ng suntok. Bumelak si Toto kay Pendong. Kaya namang galit na galit si Pendong. Gumanti siya. Binunutan ng buhok. Sa ilong. Si Timothy, si Timothy. Si Timothy. Si Timothy. Gumanti siya. Binunutan ng buhok sa kilikili. Si Robin. Habang umiiyak, si Toto, Nangayoy tawa ng tawa dahil kinikiliti niya ang sarili. Gamit ang kamay ni Robin. Naiinggit si Robin sa magandang holen na dala ni Toto. Kinuha niya to at ipinasa kay Timothy. Lumingalinga si Timothy. Iniisip kung kanino ipapasa ang holen. Pero dahil sa hindi niya alam ang gagawin, ay dinribol muna ni Timothy. Ang ulo ni Toto. At saka ipinasa kay Pendong. Ang holen, Kasama ang ulo ni Toto. Nandiri si Pendong sa ulo ni Toto.
punong-puno daw ito ng kuto. Kaya kinutuhan niya si Timothy. Gamit ang kamay ni Robin. Ayan na naman ang kamay ni Robin. Nahilo si Toto. Nagpaikot-ikot siya habang nakatingala. Naawa naman ang lahat. Napaiyak sila ng malakas. Naawa naman si Toto sa sarili, kaya napaiyak din ito. Habang gumugulong sa lupa. Sina Robin, Timothy at Pendong. Ang gumugulong sa lupa, si Robin, Timothy at Pendong. Habang magkakapit ang mga kamay. Nina Toto at Robin. Tumayo silang lahat. Tumayo silang lahat at naging mga bakla. Si Toto. At pinaghahalikan silang lahat. Kaya nahawa ang tatlo at naging mga bakla na nga silang lahat at naging agogo dancers. Ayan po ang mga ginagalang yung basketbolista, mga kaibigan. Talampakan natin at dyan nagwawakas ang Manibola. Maraming salamat po at magbabalik ang Nuts Entertainment. Ngayon araw na ito ay papatunayan ko na itong nasa sakdal na si Mark Heras ay isa pong babaero.